So next po natin, ilan na ba? Ito. Sunod po natin, ito naman pong, aba, pang-anim na pala tayo. Ito, si bossing nila. Ito po. Ayan, si bossing nila. SMNI News. Nahaharap. Sabi dito, nahaharap sa patong-patong na kaso ang isinampa ng PNP CIDG laban kay ayan, no, si bossing. Oh. Laban kay bossing. Ano? Joma Season, kaugnay sa mga insidente ng pangingikil, panununog, illegal na pag-recruit sa mga kabataan, mga pag-atake sa Visayas, Mindanao. SMNI Channel, Joma Season, at iba pang opisyal ng CPP, NPA, NDF, sinampahan ng patong-patong na kaso. Ang problema natin, itong tao na to, wala sa bansa. Diba? Paano? Eh alam ko po, kaya po nagtataguyan, kaya nandoon yan sa isang bansa. Eh kumbaga, merong rules and regulation yung bansa na yan na hindi mo siya pwedeng hulihin. Diba? Yun po yung pinakamadaling explanation para dun sa sitwasyon na yun. Pero sana, talaga naman pagkahuli, kung pwedeng araw-araw, nasa Bartolina na lang sila. Yung hindi na nakakakita ng sinag ng araw. Tapos, eto dapat yung mga ano eh, pagpasok mo ng sa loob ng ano, ng rehas, eto dapat yung kinukutosan ng mga ano, lalabang ka sa gobyerno. Yan ba yung mga ano mo? Yan yung paniniwala mo sa buhay? Diba, meron po mga ganun, nakikita natin. Tatakalan muna. Pagpasok, may takal ka. Si Joma, maganda, no? Makita sa... kung sakali na magkatotoo, matuloy, etong pinupush ng gobyerno, ng PNP, si IDG, tapos nahuli, ano? Merong isang preso, no? Para sa mamamayang Pilipino, tapos makita natin, binabatukan na lang. Diba? Nararapat lang po yan. At the same time, sana matuloy, dahil talaga naman pong etong mga to, na kaso na to, madami pong patunay dito. Pangingikil, panununog, arson, illegal na pag-recruit sa mga kabataan, mga pag-atake sa Visayas, Mindanao. Tapos sasabihin nung si Senator natin, hindi po kaaway ang communist. Mga hero, baka may mga hero pa nga po dyan. What? Hero? Isang banda yun. Kaya nasasabihan po ni Pastor Kibuloy, naive ka ba? Para dyan sa mga pinagsasasabi mo, hindi ka laban ng bansa pero pinapatay yung mga militar natin. Yung mga militar na pilit na pinoproteksyonan ang bansa. Pinoproteksyonan ang mamamayang Pilipino. Hindi ka laban. Tapos sasabihin mo pa na may posibilidad na yung iba dyan eh hero o bayani. Ano yun? So patong-patong, madami. Itong mga sinulat na to, tingin ko, ano to eh? Yung pangingikil, panununog, illegal na recruitment, tapos yung pag-atake. Kumbaga, sinummarize na lang po yan. Madami pa po for sure yan. I remember the Digos massacre. O, di ba? Papalakpak ako noon, sabi ni idol ko. Papalakpak ako noon. Manonood ako noon. Pag binatukan siya, live akong manonood noon. Brutal ka. Tapos pauulit-ulitin mo sa cellphone mo, ano? Gag. Habang binabatukan. Habang pinipingot sa tenga. Kung ano-ano ginagawa mo sa bansang Pilipinas. Kung ano-anong pag
pag anti-government yung mga pinaggagawa mo, nasa labas ka, o eto, eto sa'yo, batok, sipa, o matanda na din eh, no? Hanggang ngayon, hindi pa nagbabago. Yung paunti na lang ng paunti, alam niyang, ilan na lang, mangilan-ngilan na lang ang panahon ko dito sa lupa. Eh nako, kailangan siguro itong mga pinaggagagawa ko. Dapat ano na, nagbabago na ako. Para kung sakali man, doon sa taas ang punta ko, hindi sa baba. Pero po, kung mapunta man to sa baba, mapunta man po sa impyerno to, hindi po tatanggapin to. Baka sabihin ni Satanas, "Oy, wag ka dito." Sabihin ni Joma, "Bakit? Hindi ka pwede dito. Mas demonyo ka pa sa akin. Mas walang ya ka pa sa akin. Di papalitan mo ko sa trono ko. Hindi na ako ang boss dito. Ikaw na ang magiging boss dito." Di ba? At least, kahit man lang doon sa impyerno, at least meron pa din siyang power, di ba? Yan naman po ang mga hinahangad niyang mga yan. Power. Kayamanan. At kung ano-ano pa. Di ba? At least, mapunta man siya sa impyerno, may kapangyarihan siya. Boss siya. Diba? Kaso, yun ang question. Kung papabayaan ba siya, kung hahayaan o tatanggapin siya ni Satanas. Kung sakali man natanggapin, siguro sasabihin ni Satanas, "Hindi pwede ikaw ang hari dito, ha? Kahit na mas walang ya ka pa sa akin, kahit mas demonyo ka pa sa akin, kailangan saka ng kamay lang kita nun, ha? Baka sabihin, utusan yung mga ano, mga bata, magwelga kayo dito sa impyerno. Kailangan ako ang mamuno dito." Baka pati sa impyerno, nagwelga na sila. No? Dapat lang po ito. Problema lang po natin, kinasuhan nila, kung paano natin hahabulin. Kasi kaya nga po hindi umuwi yan . Kaya hindi umuwi yung si Bossing. Kasi paglapag na paglapag pa lang po ng eroplano niyan dito at sa Pilipinas, may sumasalubong na mga ano diyan. Baka hindi lang kapulisan . Isang batalyon ang ipadala diyan. 'Di ba? Malamang po. Kahit wala pa tong mga kaso na to, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, baka po may posas na sumasalubong na agad diyan. Kaya hanggang ngayon po hindi makaupay. Yun ang problema natin. Makasuhan man, tumuloy-tuloy man ang kaso, lumabas na ang verdict na guilty, paano mo pa din hahabulin? Diba? Nandoon sa ibang bansa, nagtatago. Kaya lugi yung mga yung mga naniniwala dito . Sila yung pinapain sa Pilipinas, tapos siya, nandun sa aircon. Nandun pakain-kain ng steak. Nandun painom-inom ng wine. Diba? Painom-inom ng prosecco. Sasabihin ng waiter, "Ano pong order nyo? Bigyan mo ako ng steak. At bigyan mo na din ako ng red wine." Ha? Diba? Tapos, yung mga alagad na nauto, nandoon sa kabundukan. Gutom, walang pagkain, ang babantot ni hindi makapagsipilyo. Kawawa, di ba? Siya protektado. Kahit na matuloy ang kaso, hindi mo agad mahuhuli. Hindi mo agad maikukulong. Pero yung mga nauto, kasama ng mga nakasuhan na nandyan sa Pilipinas, ayun ang kawawa. Rekta agad sa kulungan. Yun yung mga pagbabatukan pag magnahuli na. So next po tayo. Sana po, nakon, magkatotoo. Siguro po,
buong Pilipinas eh ano, buong Pilipinas magdidiwang kapag yan pong si Bossing Joma eh nalongko. Pampito po ito, usaping asukal to.